Welcome po mga kapude sa aking channel. Ngayong araw, magluluto ako ng hipon na gata. Tapos meron siyang kalabasa. Dahil walang malunggay o kaya sitaw, parsley na lang ang gagamitin natin. So samahan niyo ako. Umpisa na natin. Chop chop! Magandang araw po sa lahat mga kapudis. So umpisahan na natin mag-prepare ng mga sangkap. Ito na yung mga sangkap na isa sa gagamitin natin sa putahe na ito. Maghihiwa din tayo ng luya. So natapos ko lang hiwain yung sibuyas, iset aside lang natin. Mag-chop-chop naman ako ng luya. Medyo pipinuhin kong konti kasi alam naman natin na yung luya maganda sa ating katawan. So kung gagamit kayo niyan, talagang maraming benepisyo itong aroma nitong luya. Alam natin na yung luya ginagawa din sa atin yan na salabat, 'di ba? Yung sabi daw nila is nakakapagpaganda daw ng boses 'yan. Laging napapansin ko sa pagluto ng isang gata, laging hindi nawawala ang luya sa ating Pilipino cuisine. Alam naman natin yung luya medyo mild yung anghang niya at napakasarap sa gata. Isunod naman natin ang kamatis. Maghihiwa din tayo ng kamatis na gagamitin natin sa recipe na ito. Ito na mga kapudis ang ating mga hinanda. Ito na yung onion na ating hiniwa. At meron na ring handa na luya na chinap-chap. At ito na yung ating sibuyas na handa na rin. At gagamit din tayo ng shrimp base o kaya shrimp cubes. At meron din tayong press na hipon. Hindi ko na tinanggal ang balat para talagang malasa siya. Pero pwede nyo rin pong tanggalin kung gusto nyo na walang balat. At gagamit din tayo ng coconut milk. Kung meron kayong fresh coconut, yun talagang pinipiga. Marami sa Pilipinas yan. Pwedeng pwede po. Ito naman ang ating kalabasa o kaya naman ay pumpkin. At gagamit din tayo ng tespa, ang ating paborito. Paborito ng bayan, mga kabayan, patis. Ayun, ready na rin ang ating mainit na kanin. Abay, talagang ready na. Umpisa na nating magluto. So sa isang kaserola, magpainit lamang tayo at maglagay ng konting mantika at ilagpak na natin ang ating luya na chinap-chap. Lulutuin natin ang luya sa medium na apoy para hindi po siya masunog. Sa ating Pilipino, yan yung ating tinatawag na paggisa. So igisa lang natin siya ng maigi hanggang sa ma-extract at lumabas yung kanyang lasa. Halu-haluin lamang natin siya. Talagang medyo pasensya ng konti at medyo matagal ng konti ito. Kasi ang hinahanap natin yung aroma ng luya pag the more na niluluto siya at palalabasin natin kasi napaka-importante po yan sa pagluluto na huwag nating madaliin ang mga paggisa. So yan po ang ating mga tips sa pagluluto, ang huwag tayo magmadali pag tayo'y naggigisa para ma-extract yung talagang lasa niya. Isunod naman natin ang ating hiniwa na sibuyas. Kung pulang sibuyas, pwede rin po kayong gumamit. Ang gamit ko po ay yung kulay dilaw. So ganun din po, lutuin din natin ang sibuyas ng mahinang apoy at halu-haluin natin siya para lumabas yung kanyang katas kasi yan talaga ang importante sa pag-isa na huwag tayong magmadali para lumabas talaga yung aroma ng ating sibuyas. Tsaka yan yung mga sikreto sa mga pagluluto. At isunod naman natin ang ating kamatis.
So ganun din yan, igigisa din natin yung kamatis sa mahinang apoy para hindi siya masunog. At haluin natin ang ating kamatis at dudurugin natin yan sa pamamagitan po ng pagtaklip niyan para ma-steam po siya, para madali po siyang maluto. Tatakpan natin siya saglit ng mga ilang segundo at babalikan natin at dudurugin natin. So makalipas ng mga ilang minuto, mga kapudi, so ito na yung ating kamatis. So dinudurog ko na siya para talagang mag-extract din ang kanyang flavor. Itong kamatis, mga kapudis, isa sa mayaman sa bitamina yan. So ito na yung ating kalabasa na hiniwa. Ilalagay na rin natin at timplahan na rin din natin. Ilagay na rin natin si shrimp cubes para yung pampalasa niya. So itong meal na ito, talagang pang-ulam na rin. Isunod na rin ang ating patis na panimpla. Kung meron naman kayong sili, lalo yung siling berde na tinatawag o kaya yung labuyo, pwede kayong maglagay niyan sa mga gata. Hindi talaga mawawala yan yung mga anghang-anghang. Nasa sa inyo po yan. Yan ang mga optional or yung mga mahilig sa mga maanghang na pagkain, yan, lagyan nyo po ng sili, talagang gaganahan kayo, hindi mawawala sa mga gatayan. Pero itong putahe na ito ay hindi ko na po siya nilagyan. So tinakpan kong mga ilang minuto ang kalabasa para lumabas yung kanyang juice o kaya yung lasa. So halu-haluin lang lamang natin siya para hindi dumikit sa ilalim. At mga ilang minuto, ilalagay na natin ang ating kakanggata, gata pala. Pero kung may kakanggata kayo, napakarami sa atin sa Pilipinas niyan. Yan yung mga ginagamit lalo na nung mga panahon ng mga old days. So ito na yung ating hipon, inilagay ko na siya, halu-haluin natin at maya maya itatakpan natin yan at pakukuluan. At iwasan natin na ma-overcook ang hipon. So takpan natin ng mga ilang minuto at maya-maya balikan natin. So makalipas ng mga ilang minuto, saglit, ayun na, ito na yung ating gata. Naaamoy ka na. So halu-haluin lang natin siya. At yung hipon mukhang okay na rin siya, yung kulay niya. So maya-maya yung hipon ay tatanggalin natin para hindi siya ma-overcook. Pagtapos niyan, tatanggalin natin, ibabalik din natin muli siya. Para hindi, ang purpose po nun, para hindi ma-overcook ang ating hipon. So habang pinalalambot natin ating kalabasa, meron ako ritong parsley. Itong parsley na ating gagamitin is yung Italian parsley. Kasi merong ibang tinatawag na parsley, yung French style, yung curly siya. So ang tips na rin natin, ang parsley ay galing sa Mediterranean na lugar at isa ito sa magagandang gulay nila o kaya herbs na ginagamit nila sa kanilang pagkain. Ito ay punong-puno ng vitamina lalo na sa mga high blood pressure at antioxidant din siya. So gagamit tayo niyan instead na kung wala kayong malunggay o kaya sitaw dahil nasa abroad kayo, lalo na ang ating mga kababayan, subukan nyo po ito. Pwede po. So makalipas ng mga ilang segundo, minuto, ito na ang ating gata. Balikan natin. Mukhang pwede nang lumalambot na ang ating kalabasa. So tanggalin muna natin ang ating sugpo. Uy, sugpo, sugpito pala. Kasi maliit lang. So hipon lang siya. Maliit lang po siya, mga kapudis, ha. Pero kung meron kayo yung mga sugpo, yung malaki, nako, ang sarap nun. Yun ang magaganda, di ba, mga kapudis, mga kabayan. Yung sugpo, ay di ba, ang lalaki niyan, ang dami niyan sa Pilipinas, sariwang-sariwa pa, lalo na sa mga countryside, sa Bisaya, lalo na yung mga mangingisda. Nako, ang lalaki ng mga sugpo, yan ang masarap na gataan, bagay na gatayan. Tapos sandamakmak na sili, ay ang sarap niyan. Marami kayong makakain na kanin, siguradong panalong panalo. At subukan nyo rin itong recipe na ito.
lalo na mga kapudis, yung mga kabayan natin na hindi makakita ng malunggay, ay gamitin nyo po ang Italian parsley. Masarap din po, sigurado. So tikman na natin ang ating niluluto kung tama na yung templada niya. At maya-maya ilalagay naman na natin ang ating mga iba pang sangkap. So ilagay na natin ang ating parsley. Dahil wala tayong malunggay o sitaw o talong na ginagamit sa paggata, pwede po yan. Subukan nyo yan. Parsley, malinamnam din siya at punong-puno ng vitamina, lalo na sa mga mataas ang kolesterol o kaya high blood. Magandang herbs yan na mula sa Mediterranean. So ito na ang ating gata, almost done na po siya. And now ibabalik na natin ang ating hipon at ayun na siya, at paigahan lang natin siya ng konti. So ito na ang ating ginataang sugpito o kaya hipon. Yan na may parsley at saka pumpkin o kaya kalabasa. So handa na po. Maraming salamat po sa inyong pasyensya, sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana'y magustuhan nyo ang recipe na ito, mga kapudis, mga kabayan. Subukan nyo po, siguradong mapaparami kayo ng kanin. So yun po, tapos na ang ating ginataang hipon, tapos may chopped na parsley, tapos kalabasa, ang bango. Titikman na to, kainan na mga kapudis! Wow, ang sarap. So yun po ang ating recipe mga kapudis. Napakasarap niya, lalo na sa mainit na kanin. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. At magkita po tayong muli sa mga susunod ko pang video recipe. Chop chop!